makaka-design. Ngayon po ay gagawa po tayo ng pandakot o daspan makaka-design. Mula po sa lumang plain sheet makaka-design na galing sa gate na pinagpalitan ko po nung nakaraang mga project ko makaka-design. Bali, same lang po ang gagawin natin. Ukat po ng ating plain sheet makaka-design, 46 cm by 33 cm makaka-design. After po nating tabasin ng 33 by 46 cm, susukatan nyo po ito makaka-design ng 3 inches. Ayan po makaka-design, 3 inches po lang. Ayan po, 3 inches. Bali, ito po mga ka-design. Itong unang ginulitan natin, ito po siya. Ito po yan, yung pinakalikod ng daspa. Ito po. Pangalawa po, nabuhit. Dito po mga ka-design. Susukat po kayo ng 3 inches mula po dito sa ating gilid ng plane sheet. 3 inches. Dito po, 3 inches din po mga ka-design. Pagdating po sa harap mga ka-design, susukat po kayo ng 2.5 inches. Ayan po. 2.5 inches po yan mga ka-design. Ayan, susukat na. Para medyo malapad po yung harap. Ayan na po yung sukat natin. Medyo malapad po yung harap niyan. Tapos, pagdating po dito sa taas mga ka-design, ito po. Naka-eskwala po yan. Galing po rito sa ating ginuhitan. Naka-eskwala po yan. Ito po itatabasin natin mga ka-design. Tapos po yan. Ayan po itatabasin natin. Gagamit po tayo ng grinder para matapos po natin ito mga ka-design. Sa po natin tabasin to mga ka-design. Ayan po, tapos na po yan. Ito po yung sukat natin na 3 inches. Ayan. Ito po, tapos na rin po yan. Tutupian po muna natin to yung pinakagilid niya. Bali po, may tupi to mga ka-design. Tutupian po natin to na 1 cm. Ito po, mula po dito. Tutupian po natin yan mga ka-design. Ayan. Mga hindi lang po marunong gumawa ng pandakot dito mga ka-design ha. Hindi ko naman po sinasabi na lahat tayo hindi marunong gumawa ng pandakot. Sa hindi lang po marunong at sa mga interesado po at gusto pong gawing hanap buhay itong paggagawa ng pandakot. Pala pinagtutupian natin ang ating pandakot. Ito po ay angular mga ka-design. Ayan po. May kahoy po siya sa na pinag-iskruhan mga ka-design. Bali 2x3 po ito. Ginamit ko. Mas para diretso po yung kanto niya pag tinutupi natin. Angular po mga ka-design. Sa mga interesado pong gumawa, ito lang po. Napa-assembly lang po yung gagawin natin. Angular lang po siya na 2x2. Ayan po mga ka-design. I-screw nyo po sa 2x3 na pwede po yung coco lumber o good lumber mga ka-design. Natupi na po natin yung magkabilang gilid mga ka-design. Ayan na po. Ngayon po, ang sunod po, ito na po ang ating tutupiin. Lagi po panghuli yung likod sa pag nagtupi po kayo ng pandakot. Ayan po ang lagi po tayo unahin sa pagtupi. Ito pong pinakagilid. Ito po yung pangalawa. Panghuli po lagi ito mga ka-design.
bilang na po natin siya natupi, mga kadisay. Ayan na po, natupi na po natin. Ngayon po, ang isusunod po natin, ito po, mga kadisay. Natupi na po natin ito magkabila, mga kadisay. Ito ang huli natin natutupiin, mga kadisay. Natupi na po natin. Ito pa po, tutupiin pa po natin ito, mga kadisay, para maipit po itong dalawa. Tutupiin po natin ito, mga kadisay, para maipit po natin itong dalawa. Titabasan to, mga kadisay, para po makapasok siya rito at hindi po bumangga dito sa pinaka kilikili ng ating pandakot, mga kadisay, para makapasok po siya doon sa loob. Po tayo ng plies. Ayan po, mga kadisay, para maipit po yung dalawa na nasa likuran ng pandakot. Ito po, ipitin po natin yan, mga kadisay. Ito po eh, para po sa mga ano. Ito po, mga kadisay, continue na po siya. Huwag po kayo papaloob para maipit po yung dalawa na dito po sa dulo, mga kadisay. Lagi nyo po pupukpukin to, mga kadisay, pag kayo gagawa ng daspan, para po pumantay po itong harap na to. Papansin nyo po pag ganyan po yan, kurba. Ito lang po ang pupukpukin nyo dyan. Yun din po. Pwede nyo pong butasan to ng concrete para mag-lock lang po siya, mga kadisay. Ito lang po yung pinaka-lock niya. Pero ito, bubutasan pa po natin para malagyan po na rivet. Ito, lock lang po to, mga kadisay. Itong ginagawa natin. Ito natin, mga kadisay, para lagyan na rivet. Ito po, dito po banda, mga kadisay. Kailangan po, mga kadisay, suporta rin po para bumaba po yung buhay ng ating daspan o pandak. Ayan po, mga kadisay, yung ating nilagay na rivet. Tignan po natin yung sentro nito para malagyan po natin ang handle. Ang sukat niya po ay 31 15.5 po. Kaya ang sukat nating handle, mga kadisay, good lumber po siya na medyo matigas po, mga kadisay. Meron din po tayong daspan dyan na tubular po na 1x1 na galvanized ang handle, kasi ayaw po na iba, tabibigatan po. Nang ginamit yung materials dito ay scrap, mga kadisay. Wala po tayong binili rito, wala po tayong binili rito, mga kadisay, puro scrap po ito. Kung gusto nyo lang po gumawa ng sariling pantakot, pwede rin pong palutsina, mga kadisay, yung handle. Depende po sa inyo. Malagarian po natin siya. Ayan po, mga kadisay. Sasalpak na po natin bago po lagyan ng tornilyo.
Bernilyo po ang ginagamit ko rito, mga kalisay. Tumibay na po siya. Ayan yan po. Para, marker po para sa pagbubutas natin. Pwede nyo pong gamitan ng ano, text screw, yung pambubong, pwede pong tornilyo, mga ka-design. Depende po sa inyo. Sa kursunada nyo po. Ball, pero puputulin pa po natin mamaya yan, mga ka-design. Atin ang bolt, mga ka-design. Ngayon po, ayan po, puputulin na po natin siya. Po, matapos ating pandakot, ayan po, pwede nyo pong gawin nga na po, hi, mga ka-design. Gusto nyo, yung sa akin lang po, eh, tutorial lang po sa mga gustong gumawa na sariling pandakot. Ayan po, mga ka-design, napakasimple lang po to. Kaya-kaya nyo po to, mga ka-design. Maraming salamat po, mga ka-design. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa aking YouTube channel na Amparo Design Official. Maraming salamat po sa inyo. Naka 16,000 subscriber na po tayo mahigit, mga ka-design. Magsama po kayo, magsawa, sumuporta sa aking channel, mga ka-design. Yan lang po, mga ka-design.